Yo, what's up mga kay-puff? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isa na namang pod system na nagmula naman sa Inokin. Yun ay ang Scepter. So, binadala sa akin to ng Inokin para gawa ng review dito sa may channel natin. Pero bago natin simulan tong video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, mag-subscribe ka na and hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Okay, so quick specs lang muna tayo dito sa Scepter. So, meron siyang 1,400 mAh battery capacity and meron siyang refillable pad na may capacity na 3M. Then pa ang paggamit sa kanya is pwede siyang pinipress dito sa firing button and pwede rin siyang auto draw or wala ka nang pipindutin, basta gagamitin mo na lang. Okay, so bago tayo mag-unbox, isang cloud check muna tayo. Direct lang ang paggamit ko. Alright, so ito na nga yung box ng ating Scepter by Inokin. So dito sa may harap ng box, makikita natin yung mismong device natin at kung anong color niya sa loob. Then ayan, meron tayong brand name sa may taas, sa may side, ayan Scepter, black. Sa kabilang side, sa may likod, kung anong laman ng box, meron din tayong mga warnings, then authenticity sticker. Sa loob ng box, meron ka isang user manual. Make sure na basahin nyo ito kung meron mga kung hindi masabi sa video na to. At isang warning booklet, USB charging cable. Ayan, medyo may kahabaan siya, so okay na okay yan. Meron tayong isang spare coil head na ayan, nakalagay Scepter, 0.5 ohm ang resistance niya for restricted direct lang na paggamit. Then, mesh coil siya. At syempre, ang mismong device natin, ang Scepter by Inokin. So, ayan, dito sa may baba, mapapansin niyo yung texture niya is may pagka-rubber finish siya. Then, meron nagde-divide dito sa may design natin na silver-plated na meron naka-engrave na Scepter. Then, dito naman sa bandang taas is para siyang honeycomb style na ayan, medyo naka-engrave din yung mga design niya. And, meron din siyang parang kakaibang pattern ng color red. Sa bandang likod naman ng device natin, is nandyan yung USB port natin kung saan tayo mag-charge. Ganun pa rin yung design niya, half-half siya. Then pagdating naman sa bandang likod is plain black tie dito and ganun pa rin yung bandang ilalim na rubber finish siya na meron nakalagay na Inokin. Then dito naman sa may part na to kung saan yung LED light indicator natin para sa battery at yun sa power niya. Then meron tayong firing button dito na mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. Then dito naman sa may ilalim, ayan, nakalagay yung capacity natin na meron siyang 1,400 mAh battery capacity. Then dito naman sa may side na to, meron tayong parang marks dito kung saan tayo mag-grip. Kung paano natin hihilahin yung pad. So, hihilahin lang natin siya pataas. Magnetics lang naman siya. So, pag-open natin yan sa loob, yan, makikita natin yung negative and positive dun sa side ng device natin. And dito naman sa may side ng pad is syempre yung coils natin. So, mapapansin nyo yung pad natin is medyo may pagka-transparent siya. So, gusto ko yan dahil mas clear natin nakikita yung juice sa loob. Then, may nakalagay na Inokin. Then, dito sa bandang ilalim, meron nakalagay na lock and unlock. So, para tanggalin yung coils natin dyan, so, dun tayo sa pa-unlock. So, papunta siya dito. Ikutin lang natin yan ng paganyan. So, once ma-open natin siya ng ganyan na medyo tumagilid na ng konti. So, hihilahin na lang natin siya palabas. Ayan. Then, makikita na natin yung naka-pre-installed sa kanya na coil, which is yung 1.2 ohm. Ayan, gold-plated siya. And for MTLU siya. Then, round wires siya nasa loob. So, para naman palitan to, ita-thread out lang natin siya. Kapag ibabalik na natin siya doon sa mismong pad, ayun, sundan lang ulit natin yung pagkakahugot natin sa kanya. So, medyo nakatagilid siya ng konting ganyan. Then, ititwist na ulit natin siya para mag-lock. Dito sa may side na to ng pad natin, meron tayong makikita na for MTL and RDL or mouth to lung use. Ito naman is restricted direct lang. So, ito yung pinaka-airflow control natin. Okay, so yan, nakalagay siya ngayon sa MTL. So, pwede natin siya ilagay sa restricted direct lang. So, yan, mas luluwag na yung daan ng hangin niya sa loob. Pero since ang nakalagay dito is yung for MTL, so mas gusto ko na nandito na lang siya sa MTL. Dito sa may gilid ng pad natin, meron tayong makikitang line. Tapos may nakalagay na min, ibig sabihin minimum ng juice na dapat meron dyan sa pad natin para maiwasan natin yung dry heat. So once na bumaba dyan, kailangan mag-refill na tayo. Then dito naman sa bandang taas is yung mouthpiece natin na naka-fix lang. Tapos ayan, makikita nyo yung shape niya na medyo malapad siya pero maliit lang. Ang pad capacity natin is 3 mL ng e-liquid. So ang fill port niya is nandito sa may side na to. Meron tayong makikitang arrow dyan kung saan tayo mag-open. Then itataas lang natin yung rubber na yan, diretso na yan dito sa mismong pad natin.
Ang gagamitin ko dito for direct lang is itong Greek 6mg ng Afters. Tapos huwag natin makakalimutan magpatak ng juice dito sa may coils natin direct. Mga 3 to 5 drops. Ayan, kung bago yung coils natin. Okay, so balik tayo dito sa may device natin. So pag ibabalik yung pad, ayan, tandaan lang natin tong part na may grip part dahil yan yung open, dahil sa kabila is wala. Halos itatapat lang natin siya dahil hihilahin na siya ng magnet. And tuwing binabalik natin yung pad, mga ipuff, nagbawas lang muna ako ng ilaw para makita natin dahil meron siyang LED dito sa may loob. Ayan. So iilaw siya tuwing pagbalik natin itong pad para makita rin yung level ng juice natin. So kung halimbawa naman ang sisilipin mo dahil nasa medyo madilim kang lugar, press mo lang siya ng isa. So ayan, mag-iilaw ulit siya. Okay, so para i-power yung device natin, mga ipuff, i-press lang natin ng 3 clicks itong firing button natin. So 1, 2, 3. Nakita nyo nagla-light siya ng iba-ibang color. So kapag nakakulay green siya, ayan, pag kulay green is 50% to 100% ang battery level natin. And kung kulay blue naman is 10 to 50%, then kulay red pag less than 10% na siya. So yung sabihin nun, kailangan na natin siya i-charge. Then ito namang dalawang LED na magkatabi dito is para naman sa power niya, mga ipuff. So para i-adjust yung power niya, kailangan mo muna siya i-turn off. So 3 clicks ulit tayo. I-hold lang natin tong firing button. Then makikita nyo, hanggat naka-hold tayo, magpapalipat-lipat siya dyan sa dalawang ilaw na yan. So para dito sa may 0.5 ohm na coils natin, yung kulay green is 18 watts. Then pagdating naman dun sa purple is 20 watts. Then para naman dun sa isang coil natin na 1.2 ohm for MTL is 9 watts and 10 watts naman siya. Alright, so yun na siguro para sa device na to, mga ipuff. Then ibabalik ko na sa akin yung camera para i-test natin yung dalawa. So isa for restricted direct lang and yung isa naman is for MTL. Alright, so yun, nakita nyo na yung specifications niya and yung unboxing natin. So para sa mga tao na magtatanong kung magkano siya, nag-check ako sa Google. So nakita akong presyo is mga more or less nasa $30 siya. So sabihin na natin mga nasa 1,500 more or less pagdating dito sa atin. Okay, so ngayon punta na tayo dito sa mismong device natin. So unang-una dito sa may design sa kanya, mga ipuff, is nagustuhan ko itong half-half part nila. Na lalo na dito sa may baba is ginawa nilang rubber finish kasi mas makapit siya sa may kamay ko. Then dito naman is yung zinc alloy. So parang ang klase ng dating niya and simple lang para sa akin. Then itong honeycomb style na may kakaibang pattern ng kulay is maganda rin tingnan. Then pagdating sa power niya, mga ipuff, is meron tayong choice. Pwede natin dun sa mas mahina or sa mas malakas. So yun nga lang, dalawa lang yung pagpipili natin. And pagdating naman dito sa may pad niya, nagustuhan ko na transparent siya or nakikita natin yun laman ng juice kahit hanggang dito pa sa may mouthpiece na natin. Then dito sa may gilid, ayun, katulad ng pinakita ko kanina, ayan, meron siyang ilaw dito. So kung halimbawa nasa mas madilim kang lugar, then pinrest mo lang siya. So makikita mo na kagad yung laman ng juice mo kung meron pa siya or paubos na para malalaman mo kung kailangan mo na siya refillan. So napakaganda doon. Then yung ginawa nila ditong parang magigrip natin sa may side na to. So okay na okay sa akin yan kasi minsan pagka nagbasa-basa na yung kamay mo or pasmado yung kamay mo, lalo na kung malakas yung magnetics niya. So minsan sobrang dulas na yun ang hirap hilahin. So maganda dito is merong kakapitan yung koko natin pagtatanggalin natin yung mismong pad. Pagdating naman sa paggamit sa kanya, mga ipuff, is pwede siyang auto-draw, pwede ring nakapindot tayo. So gusto ko talaga na meron tayong choice pagdating dyan kasi katulad nga ng mga sinabi ko sa luma ko ng video, minsan gusto ko na pinapainit na yung coil bago ko siya ipuff para mas solid na yung vapor na makukuha ko. Pero pagdating naman sa auto-draw niya, yun ang gagamitin natin at itetest natin ngayon. Okay, so ngayon dito muna tayo sa may black color natin na ang nilagay kong coils katulad ng pinita ko kanina is yung 0.5 ohm and for direct lang. Then pagdating naman dun sa air holes natin, yun, nakasagad lang ako dun sa RDL. Pagdating dun sa power is nandun tayo sa mas mataas, which is yung 20 watts para dun sa 0.5 ohm na coils. So direct lang ang paggamit natin. Alright, so yun, pagdating sa vapor, nakita nyo na kung gano'n siya kalakas. And pagdating sa airflow, masasabi ko is yun nga, katulad na nasa description nila, is restricted, direct lang ang paggamit sa kanya. So medyo masikip siya, hindi siya yung sobrang luwag talaga, mga ipuff. And isa pa yun sa nakita akong dahilan bakit mas malasa siya, kasi talagang sobrang lasang-lasa kayong flavor dito. Then yung pagdating sa init, medyo nakukulangan lang ako ng konti, kaya mas gusto ko talaga yung pinipress muna siya bago ako magpuff. Pero ngayon yung paggamit natin is yung auto draw niya lang, so hindi ko siya pinindot. Okay, so ngayon gamitin naman natin yung 4 MTL coil niya na 1.2 ohm. Tapos nandun din ako sa mas mataas na power niya, which is yung 10 watt para dito sa coil na to. Then pagdating doon sa airflow, sinet ko siya ng sagad rin dun para sa MTL. So test natin.
Alright, so yun, pagdating sa vapor, alam naman nating lahat na rin yan. Pagka MTL ang paggamit natin, so unti lang yan, more on stilt vaping lang tayo. And pagdating sa flavor, mga ipuff, ganun pa rin, lasang-lasa ko dito sa coils niya. Pagdating dun sa may throat heat, mga ipuff, is talagang sobrang solid siya, ramdam na ramdam ko. Then pagdating naman sa airflow niya, mga ipuff, dahil meron kasing ibang mga pad na medyo maluwag para sa akin, pero ito talaga sobrang perfect niya para sa akin na yung sikip ng airflow is saktong-sakto sa gusto ko. Then kung gusto mo naman is medyo maluwag, so pwede mo naman siya i-adjust dahil nga meron tayong airflow control dun sa mismong pad natin. Okay, so overall ang masasabi ko dito sa device na ito, mga ipuff, is nasa kanya naman lahat ng mga kailangan natin para sa isang pad. So unang-una ma-adjust natin yung wattage or yung power niya. Then meron tayong airflow control na perfect para sa akin pagdating sa MTL. So, sa design, marami kang pagpipilian dyan. And ayun nga, classy ang dating niya para sa akin. And maliit lang yung size niya, so madali siya dalhin kahit saan. Okay, so yun na siguro para sa video na ito, mga ipuff. Maraming salamat sa panonood. Wait, safe.